pagbuntaw ng atong isa ng mga Biblia, pagpamatod o pagpaila nga ang atong pagtuo ug atong pagkinabuhi ibase sa unsay gisulti o atong nadunggan kay gikan sa pulong sa Ginoo. Kay atong isa ng mga Bible, kay let us do this together. This is my Bible, ready to go. This is my Bible. It is God's word. God is His book. Touch my heart and change my life. I will read this to be wise. Hear this being preached. Study, meditate, memorize, and apply this truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. May please open your Bible in the book of Revelation. Book of Revelation. Revelation chapter 4 verses 1 to 11. Saka chapter 11 verses. Itong basahon o dungan. Okay, sa Revelation chapter 4 verse 1 to 11. A lot of amen please. Kung naanak ka. Okay, at tungkol sa pagbasa, ready, read. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was as it were of the trumpet, talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, inside like unto an emerald. And round about the throne were four and twenty seats. And upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal. And in the midst of the throne and round about the throne were four beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a cock, and the third beast had a face as a man. And the fourth beast was like a flying eagle. And the fourth beast had each of them six wings about him. And they were full of eyes to him, and they rested day and night, saying, holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Let's pray. God bless the reading of His word. Let's pray, Heavenly Father. Lord, nagaduol mi kanimo, nagapangayo, masaylo sa tananan mo. Pagkadili matarong, iluhi mi, pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. Ang imuang kahong, karon, o'y tingawa na mo, gusto na mo nga mo'y matrabaho sa mga sukasi, mag-i mong andang ini, mo'y mag-usap sa mga kamuna-una, mo'y mag-equip, mag-empower ka na mo. Salamat sa mga paggamit din mo sa mga preachers, local church. Salamat din ako sa imuang pag-bless sa mga pastor, sa mga speaking engagement niya. Salamat sa imuang paghatag niya. Another opportunity na po, karong si Manang, ngayon mo siyang
igamit sa sangbuangga. Salamat kay Ginoo nga makahimo sa media sa kagawasan sa pagtuon sa mga pulong karon. Among imuha nga makatunan ginamo ang among ibasa karon sa chapter Revelation chapter 4 verse 1 to 11. Kabalumi nga sa among kaugalingong paningkamot dinamon ni mahimo nasabta na mo kanina ang punta o sa mga pila ka panahon na ng lapay nga among nadumugin ng kulong na ang imuarag yung kahong o ang imuarong pag-iya maoy makatabang na mo para kami mulambo sa mga espirituhanon na kinabuhin. So, ikaw Ginoo maoy tugutan na mo nga maoy mag-equip o mag-empower na mo, tugutan na mo nga maoy magliok sa mong taliwala o gamita, church, ikaw Ginoo maoy mag-bless sa congregation, ikaw Ginoo maoy mag-bless sa mga nagpadulong pa, bless ang tanan na mo. Imuon ka ron, labo na kaninga, importante kayo o makahatag paglambo sa mga spirituhan na tinapoy ang pagtuon sa mga bulo. Bless ka ng Ginoo ang buhaton. Ngayon, ikaw Ginoo may magpadayang tapo na mo pinagi sa dugo ni Jesus Christ. Mabuti nga ang imong ngalan, ang imong imaya, ang imong ang pagpasidungog, mauli yan imo karon nga tapo mo. Ang tanang Ginoo ang mong ipangayo, pasalamatan, ang mong yan ng mugi, ipingwa, takot karon. Ang tanang ipangayo, din sa ngalan ni Christ Jesus. Amen. Okay? You may be seated, please. And, okay, so, kay mag-iskot karon about unsay langit, what is heaven? Kay unsa ng langit, unsa ng kanang human sa kinabuhi nato sa kalibutan nga atong padulungan nga mao ang langit. Okay, kaning langit. Okay? Kay ingon diri sa verse number 1, no, naa man diri ang tema nato, come up and see the hereafter. Come up and see the hereafter. If you are, you will try to read verse number 1, okay? Ang scenario ni is, nakakita sa si Apostle John, okay, ang writer ni Book of Revelation, nakakita siya, iyaling isulat ang iyang mga nakitaan, labo na katong nakitaan niyang mga kahimtang sa mga churches dito sa Asia, katong seven churches sa limang kasawang sa Revelation chapter 2, chapter 3. So, managingon din, after this, so, mato niya ng panyakong isulat, ang iyang mga nadunggan o iya nakita ito, dahil pagka chapter 4, no, itala na po siya sa Ginoo dito sa langit. Ngayon, after this, I looked and behold, a door was open in heaven. And the first voice which I heard was, as it were of the trumpet talking with me. So, kung imong i-paralel na siya, ang itakag-paralel verse ana, or mo cross-reference ka sa Revelation chapter 1, basta mo imong gani, as of the trumpet, voice of a trumpet talking with me. Okay, imong ka, nilip na siya, di ba nalang hindi mo na trumpet sound. So, nag-isgot na siya of great or loud voice. Imong kasawang sa chapter 1, verse number 10. I was in the spirit of the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So, ingog isa nga dako. So, ang pagtawag sa Ginoo ng Apostle John is dako na tingog. Okay, niya siya. John, come up and see the hereafter. Okay, so kayo mong kanahon, now sa chapter 4, verse 1, ingon rin, after this, so man niya nakita kung kahintang sa mga churches dito sa Asia, katong seven churches, ingon siya, ingon ang Ginoo, come up and see the hereafter. Okay, come up either, and I will show the things which must be hereafter. So, ang kaning book of Revelation is book of consummation. Book of Revelation, book of consummation. Nag-isput siya about the past, the present, and the future. So, ang isputan dali, katong seven churches is the present day churches or present day time. No, may tungod sa unsay na itabok yun sa pagkanaon na buhay pa si Apostle John, may tungod sa unsay mga kahintang sa mga churches dito sa Asia. Then, nag-discuss ko niya about the past at sa mga naitrabo dito sa kanugaling
kani siya money siya writer sa Book of John and 1 John, 2 John. So upat ka libro ang iyang isulat ani. So nagisgot ni siya, nakabalog ni siya, ipadayagan siya sa Ginoong sa mga pangitabo bisan pa sa una. Kaya ang atong Ginoo is the first, kung imong basahon sa iyang ipadayagan diyan, He is the first and the last. So gisulat ni Apostol diyan kung unsay may tabo sa unahan, sa unahan, sa una, karon nakita niya ang atong kahintang sa mga churches, ingon na after this, I look and behold. Oh, nakita na po niya kung unsa ang langit thereafter. Okay, mo ni to yung anong na ay Book of Revelation. Okay, makakita ka ang sa una, karon o sa unahan. Kaya kung imong tanawin sa present day, ang mga churches, makita niyo, bisang gani ang usalang ka-church nila, tanawin na to gani, Revelation chapter 2 verse 8, before na mo go through sa atong message. Okay? Kung imong tanawin sa Revelation chapter 2 verse 8 to 9 nila, tanawin kahintang sa Smyrna Church. Tanawin nila, iba, ang kahintang sa Smyrna Church, grabe ang ilang kanang trabaho, ilang kasakitan, kung nakagaling tanawin na, okay, basahin na to, Revelation chapter 2 verse 8, ingon din, I know, okay, Revelation chapter 2 verse 8, okay, and unto the angel of the church in Smyrna write, this thing saith, the first and the last, which was dead and is alive. So, nag-isgot about ni Jesus Christ. Okay, this thing saith the first and the last, si Jesus Christ, which was dead and is alive, si Jesus Christ. Verse 9, I know thy works. I know thy tribulation. I know thy poverty. So, wala ba na din mo karoon ka ng works? Wala ba na din mo karoon tribulation? Wala ka na nimo karong poverty? Wala na nimo? Wala ka kasulay o injustice? Kaya kung imong basahan pa dayon, naaari makita na to ang unsay kahintang sa church. No? And I know the blasphemy of them who say they are Jews and are not. So wala ka pa na kasulay, nag-iilan ka. Okay? So deceit, makita nimo words, tribulation, poverty, deceit. Dayon na pa yung kanda, but are the synagogue of Satan? Verse 10, we're none of those things which thou shalt, wala pa kasulay na atin ka, kaya kanina sa diwali, wala pa ka kasulay, thou shalt suffer, wala pa kasulay suffering. No? Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, wala pa kasulay, kisingan ka, wala pa kasulay, nag-i-oppress ng Satanas, wala pa ka kasulay na. Okay? Ngayon din, be thou faithful unto death. Wala pa, di ba takasulay ang kamatayon? So, kailangan makabalo taong sa inaas sa sunod na kinabuhi ng Kristo kalibutan. The hereafter, ang langit. Walang ipadayag ng apostol sa Ginoo ng apostol niya kung kunsa. Galing na ay kanang voice of invitation. Na ay kanang pag-invite sa Ginoo kang diyan nga, come up and behold, come up and see thereafter. Kaya grabe kaya kung magkadalong ka, di ba, puro ang kasagara sa mga lunggan, isang kay usala kayong kasipahan, Smyrna Church, itingan lang na siya martyr church, bagay kay mga negative, nga iyang nalunggan, may tungod sa simbahan, kung mga pangitabo sa simbahan, kung sa'y naagian sa simbahan, di ba? Huwag maupo na ang simbahan, di ba, the church is the gathering of believers, the called out assembly, ipagawas ikan sa kangit-ngit, ikan sa sala, o gitigong ng mga luwas. That is the church, ang church, this is the church building and we are the church. Okay? So, pagtataksa na to, kung atong tanaw na itong kagalingon na atani, works, tribulation, poverty, deception, sulay ta, kagitana, trials, or testing. Usa lang na ganit ka church ha, o posible kung magpakamartir ka, maunay mga maagyari mo, kaya kisulat naman. Okay? Pero dili ta, mabalaka kay dili ang tataman rin. Ingon sa Bible,
In England, daw si Apostle John, come up, a great voice, a loud voice, the king on, John, come up! Come up and see! Tanawa! Ingon ang kinupang John, John, you come up and see. Thereafter. So ang nandino, dili lang yun siya taman nga, mag-tanaw ka sa itong present situation. Di isa gusto nga, tanaw na nato, unsay kayuntang nato karun. Ang atong tanaw, balag na ata sa kalisod, balag na ata'y tribulation, balag na ata'y kanang mga gibuhat karun, anak siya tanan, mahimo na siyang mahanaw, pag-abot na niya, o makabalo niya, taon sa nang langit. Manangingon si Apostle Paul nga, ang kalibutan for the suffering of this present time are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed. Amen. Which shall be revealed. Kanang makikita nimo ba? So kanang mga pag-antos nato ugali, ingon si Apostle Paul na our conversation is in heaven. Ingon si Jesus Christ, Matthew 6, na lay up for yourselves treasures in heaven. So concern kayang Ginoo, concern kay si Apostle John, Apostle Paul, concern kay Ginoo kang Apostle John may tungod sa langit. Ugaling imo basahon sa book of kanang 2 Corinthians chapter 4, gisulatan ni Apostle Paul ang mga ang church sa church sa Macedonia, ang church of Corinth. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo sa ayon si Apostle Paul sa church of Corinth. Look not on the things which are seen. Because the things which are seen are temporal. But look on the things which are not seen. The things that are seen are temporal. Temporary yung rani. Ako nakitaan ko rin, temporary yung rani. But the things which are not seen are eternal. So manang kung mag-iskot na karong langit, makabalot na kung kunsa ni atong lugar niya ang atong padungan. O di na dapat natong focus kay ta ang ato ang pagbati naara sa mga kalibutan ng mga butang. Ang atong pagbati naalang sa present circumstances atong present nga kayuntang karon. Mahingon siya po sir, set your affection on things above, not on the things on the earth. Tanawa lang yun. So, kita usahay ang ato ang pangunauna, ang atong pagbati, sulod ra o fitted ra sa unsay na akarun. Kung nga ang magani kayo mga kalisod karon, na ang magani kayo mga tribulation poverty, na kayo testing, na ay pag-oppress, na ay injustice, na ay deceit, na imuang na expansion, those are temporary. Mga lumalabay rin na siya. Kaya ang kaliso na ito, lumalabay rin na. Okay? Kung ako tanawan ka ron, ang langit, mamay nga, look, maunin yung katuan yan. Na, tanawan na ito ha? Okay, Revelation chapter 4. Okay? So, this is to teach us, okay? This message is to teach us not to neglect our spiritual responsibilities, ay ulahin ang simba kaysa sa kuan, or ulahin ang mga buluhaton sa Ginoo, naon na ito atong kagalingon. Naon na ito itong mga butang na itong makita, mga butang na kalibutanon. So, this is to teach us not to reject, nor to criticize soul winners. Amen. Ang inungan nga mga makaatod, ano, because there are soul winners. Amen. Na ay mga tao na nagigamit sa Ginoo, kayong basahan sa 2 Corinthians 6, na ay mga ning help out na to, na ay mga ning support na to, na ay mga tao na instrumental na nung naatakaroon na save o nadala sa simbahan. Amen. Not to reject, nor to ignore, labo na, to criticize. Okay? And to teach us to behave, okay, behave, or not to misbehave during worship service.
Kay kaning atong gihimo karon imong tumi before ta mugod sawa, kaning atong gihimo mauna ni atong imuuno niya sa langit. Kaning atong mga ipanghimo karon diri sa kalibutan, nga ana ta sa sibahan, mamina ta pulong sa Ginoo, makadungog ta may tungod sa Ginoo. Ana siya, ako lang giandam atong kaugalingon may tungod sa atong kadungan ng langit. Maoning mga buhat ko na tuon niya ito sa langit. Ano na ba ng makabalutan ang kahimun kayo si John Kare? Okay, before we go to the Revelation chapter 1 verse 3. Tarawag ka ni, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy. Again, blessed is he that readeth, kung magbasa ka, kung imuang madunggan ang mga pulong aning prophecy, and keep those things which are written therein. Okay? Ingon sa Bible, you are blessed. Blessed kayo ka. Bulahan kayo ka na nakadungog o nakabasa ka. Ayaw yun. O ayaw yun. Tira na ka. Ibutang ka nimo ang mga kawin. Fasten your seatbelt. Okay? Dayon, kaya praise yourself, kaya mag-update ang mga versikulo ka nun sa Bible. Ayaw, pagkuhan nila, padala sa imong emosyon. Ayaw, padala sa imong pagpantik nila. Pagkasayang kayo. Okay? So, now, heaven is a place of security. Heaven is a place of security. Mao ganin lang, tanang langit, siguraduwa, gina. Pasinaapan ninyo na, especially sa itong mga visitors, na wala pa din kasiguro, 100% iyang kalag makikubad sa Diyos dito sa langit. Kaya ang kamatayan na lang, na ay word na lang na immediate. Okay, manang ipaagpanda. And immediately, ingon sa Bible, and immediately verse 2, I was in the spirit. Immediately, okay? When death or rapture comes, it is immediate. The coming of our death is immediate. Muabot na ang atong kamatayon kalindang. Pareha ba nga? And immediately I was in the spirit. Okay? So siya, at tungin siya, nakakita siya sa langit, kalintang. The door was open, then, sakasukalit. Hindi po na ito, kaning rapture. Hindi po na ito, mukha na niyo, is God a rapture, ani. Okay, kay kani siya nga passage, diba, wala magiging klaro, di po ito ang may tumot sa rapture, ani. Kay trumpet sound na ito sa rapture, pero parehas-parehas ang sistema, parehas-parehas ang senaryo. No? Parehas-parehas na. So, ang rapture o kaning kamatayan ito, initid man ang importante kayo makabalutan asa kita paingon. Ngayon ka, napagod ay tao na kabalo, napagod ay higan sa langit, na ninaw sa kalibutan, na nisuntin mo may tamod sa langit. Okay, naapoy masuntin niyo na si Jesus Christ. Huwag ako'y ikan sa kalibutan, nag-ipasaka sa Ginoo sa langit. May yun ka, ani ko matuog na ay langit. Ani ko matuog na naay tao, na nakatog langit. Na sa Bible si Jesus Christ, si Apostle John. Nakakita din siya, nakatog din siya, nakakita din siya unsan ng langit. Wala kung kita gusto ta makabalo, kung asa ta kaingon, sa lugar na yung alam, lugar sa seguridad. Siguridad. Okay, panahon na to. Sa book of... Okay. Naanang ngayon din ha? Kaya lang kasahod. Okay. Our security. Okay, sa verse number 6, nahit usap katawaw si Apostle Paul. Nag-isgo, nagsulat siya sa kwan, sa kanang iyang paglaom. Ugaling iyang isulat tayo, hingna niya. We are always confident, hingna niya ang Church of Corinth. This is 2 Corinthians chapter 5, verse 6. We are always confident knowing. Okay? Kabalo ba ka kung asa ka paingon? Ngayon ka, wala lagi nakasiguro, wala lagi nakabalo. Naya, Apostle Paul.
na ang church in Corinth, na ang mga believers in Corinth na tingnan na po sa God, we are always confident. Kung ano yung eternal security na to, always confident. Ganang confident, kung mag-test ganyang maestra, ang estudyante nga way confident. Di ba, maganaan no? Pamanaanan. Nasala ng mata. Okay? Mwana yung walay confident. Magpagyan, mag-oral, wagay confident. Pagganaan na gani. Ah, wala pa na siya kapalo kung unsay answer. Kung ikaw ang pangutanan ka, asa man paingunin mong kalag, kung wabok si mong kamatayon. Nana ba kayo eternal security? At ito na ba kaning kuhaan ka ng lugar nga na ay siguridad? Ana? Kasi nga, panalita, mabuts mo ngayon, kasi ba ka nga dito, yung kalapay mo sa langit? Sa ganito ka siya, nakuha? Ito ka matuod, mga niya kong patutago na niya. O kasi ngayon mo mag-ambot lang? Muna yung si Peter nga ang iyang hope kabalo sa tubag. Kabalo siya tubag sa hope na nangan niya. Ikaw mo rin kasiguro na ba ka? Naay verse sa Bible nga naay mga tao nga nakasiguro na. Manang ka na siya, baruginan siya. Ngayon, mamatay ka, hindi mo kalupingan sa langit. Mayroon nga niya ang kwan, mayroon siya, ikaw, kabalo niya ka. O, oh, sorry ka na? Kasulat na kayo, ikaw, kabalo na niya ka. Langit na gilig ka pa doon, naaday ka sulti niyong magigikan sa langit, tingnaob. Naaday gikan ka rin, ganit sakag langit, denig sulat. Denig sulti pag yun na to. Naana din. Okay, naana yung mga tao. Pero makaya, no? Therefore, we are always confident knowing that whilst we are all at home in the body, we are absent from the Lord. Kung napata sa laos, balat na diyan sa Ginoo. For we walk by faith, not by sight. Verse number 8. We are confident, divided the word, we are confident, I say, and willing, rather, to be absent from the body and to be present with the Lord. So, kung yung tanong, no? Naan na din siya yung hope, si Apostle Paul. Ingon siya, naakoy, kuhaan ka ng pangandun. So, may pangandun niya, to be absent from the body. Pangandun niya nga, kanyang kamatayon, dili niya kahatlo kung kamatayon. No, unwilling. Oh. Rather to be absent from the body. Gusto pa rin siya mamatay. Eh, wala siya niya. Regate ko ka, ninginom dagang tambal, overdose, ha? Wala siya niya ang bago mga hapo kayo ng lugar, dito, nag-hikok siya. Wala siya niya nanay ang kamatayon. Wala siya, oh, lubahan ko rin yung kay gusto na kumamatay. Hindi mo nanay niya ang kamatayon. Ang iyang kamatayon, a martyr's death. Namatay siya para sa Ginoo, diya sa Ginoo. Pero tinangan mo, di siya madlo ka na. Okay, di siya madlo ka na. Okay, no? And feeling rather to be absent and to be present with. Pero ba, ganin ang kita, verse 10, gihagitan mo ng appeal of soul winning. Sa to say, kagapon, siya sa Ginoo, naatay soul winning. Pero gamay lang na-reach out. Why? Because some are not going winning souls. Ayun na, sa inyong station, kung naka sa inyong balay, naka'y silingan, naka'y classmate, sa inyong eskwilahan, naka'y ganang kauban mo sa trabaho, naka'y inyong mga isuon, so, kana siya gamita ang panahon ng gihatag sa Ginoo para mauwi na sila. Manituyo sa atong pagtuon sa langit kung kabalo na ka. Kabalo na ka, ang imong kalag, dito pa yun sa langit. Okay, you labor. We labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Kung kita magkakita, patay na ka, buhay na ka, nawakto mo kita sa Ginoo, kumulaling eternal security ng ato ng karandiyak ang Christ Jesus. John 14:1-3. Okay, another verse.
Let not your heart be troubled. Morning, kung kini man kaniya, daghan kita mga nasukatan, mga na-experiencean, diskalibutan. Pero ingon rin, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Di pa kinitinood, di na ako ni-isulti ninyo. I go to prepare a place for you. Sa managalugan. Mana siyang Father's house. Heaven. Heavenly place. Okay? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Okay? So, kayo mong tanawang na ang kwano? Where I am, there you may be also. Maogin na gusto sa Ginoo na maangkunan sa tao. No? Next is 1 John chapter 5. Okay, this is the record that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Anatay, tinaboy mo na katapusan niya ng Kristo, and He that hath the Son hath life, and He that hath not the Son of God hath not life. Walay, tinaboy mo na katapusan. Verse number 13. These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know. Oh, nana pong word, na know. No? That ye may know, makabalo ka, that ye have eternal life or salvation. So naana kay tinabuhi walay katapusan. Mga isunat ng mga pulong sa Ginoo na yung mga tao na nagsulti ninyo may tumulana. So naana ka lang makapalo ka. Kung kita challenge na ito nga, work for the labor. Usul ato kagago, di rin ang karamaluwas. Ano magta, padulong naman sa langit. Ang atong pagago para na ay maluwas. Para na ay tao na naapoy paglaong sama sa imong ngangkunan ng paglaong. Again, manang tao, ye may know that ye have eternal life. Another verse, John 5:39. Okay. Search the scriptures. Okay, naa sa Bible, nasulat na gina. No? These things write unto you. So naagi yung mga pulong sa Ginoo na mong pangatuhod. For in them, sa mga kasulatan, pulong sa Diyos, you think, kapalo ka. You know. You think. Pakauna-una ka. Naa kay poor knowledge. Kapalo ka unsay may tabo. No? You think ye have eternal life. Kapalo ka na naara kay salvation. You think ye have eternal life. And they are they which testify. So ang mupangatood ang scriptures. Okay. Now, so kung ikabot sa langit, kung sa man, sa Revelation chapter 2, chapter 3, ang mga church niya, I know their works, I know their tribulation, I know their works, I know their works. Kung balik, ikaw na balik, basa na. Ikaw po yung nang basa na kanina. Kung ang labay yung adlaw. Pero talagang, I know their works, I know their kika po eh, ka? Kahago ka, na kay mga kasakitan, sakti lang kaysa pag-abot sa langit. Okay? Kanang, tingon na lang na, okay, and ang ngingon na lang at 24 elders, katawa ka niya. Ginagiskot na siyang mga Old Testament steadfast believers and New Testament saints. So ang klaro na ng mga saved, mga luwas, and ang po, naglingko na lang o ng mga representation sa mga tao na padulog sa langit. Okay, ina na yan siya po dyan, hadyan, tanawa ko, na ay 24 elders. Okay, na ay mga 24 elders. Possibly, kani sila ng mga tao, de, kani mga tao, dili lang ni mga saints. Ako nagtuo ko, kani ng mga tao, they are suffering saints. They are the martyr saints. They are the laboring saints. They are the faithful believers. Ang naging ko na, they are the representation. Pero ang paraw, katunin, ayun, hindi ko mo ito, mga, pag, naglingko din yung mga patulong ni impyerno. O, lingko sa mudera, okay? Kaya tanawan mong dyan, kay unya tapit, ako mong yanto sa impyerno. Hindi mga kuan. Kanina mga tao, they are the regenerated of the Spirit. They are the washed by the blood of Jesus Christ.
So kinsan ni ikaw ni posible na naaani naglingkod. Wa ko mamalo dai posible ikaw ni may tabo nga naa ka dai naglingkod. No? So they are the representative. Sa Old Testament steadfast believers and New Testament suffering saints. Huwag ganyan na ako yung verse na nakitaan sa Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 12. Before that, kaya na mga tao, di ba? Nasa maglingkod ganyan, nag-isgot about rest. They are crowned with seat of rest. Nami, kaya na yun, naglingkod ka kaysa nang nagwala yung restubangan yung nagparod. Ngayon, Pastor, one hour preaching is equivalent to 8 hours na nagtrabaho lang ka. Anong common ba? Paso, wala ka kakalanan. Gulay. Anong one hour na preaching ng Pastor Tito? Spiritsado mo sa kabalo, kaya ako siya kapoy ning. Pero ikaw, maglingkod lang ka na lang. Nani, nana mo yung may tabuti mo sa langit. Nag-labor ka sa kalibutan, nag-faithful ka sa kalibutan, nag-antos ka sa kalibutan, nagpakamatay ka para sa kinadalis kalibutan. Possibly, ikaw muling ko din. Challenge you, wherefore we labor. Siguro, ang naat, ang uba na niya, naarga ito, pinigilid lang. Amen? God is just. God is just. Pero ang para na New Testament saints din sila. Sa akong mga nabasa ng mga commentaries, dagan kayo ingon ng New Testament saints sila. Basta mga saved or believers in Christ. They are the representation of 24 elders. Okay, so kana, nikabot na to sa langit, we are clothed in white raiment. Manang maingon na na saved yun sila. Mga luwas din sila, they are clothed in white raiment. Unsa man itong isukot karon? Pinaata sa lawas ng makasalanon ng atong mga pagkamatalong sama sa hukaw ng trapo. And thank God, no, thank God, we are, we've been washed by the blood of Jesus Christ. We are cleansed through the blood of Jesus Christ. Magaling na yun sa 1 John 1:7, ang dugong ni Jesus Kristo nga iyang anak na gailo ka na itong gikan sa tanang sala. So, ngayon, we are clothed in white raiment. May mabasada, chapter 4 verse 4. Okay, tanawag ka nila. Chapter 4 verse 4. And round about the throne were 4 and 20 seats, and upon the seats I saw 4 and 20 elders sitting, clothed in white raiment. No? Naglingkod sila, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. You know? They are on their heads crowns of gold. Kumpariya sa kang Kristo na ikurunahan. Pero ang kang Kristo, diadem crown to siya po, a king's crown. Pero ang atuwa na, Stephanos, kingalan siya, Stephanos crown or victor's crown. Na yung mamantang overcomers because of our faith in Jesus Christ. Nung atagan ta sa Ginoo, kanang crown nga, kanang Stephanos crown or victor's crown. Naatay corona sa langit. Pero makikita nato na kanan ato ang mga giyakuan sa kalibutan na may mga crowns. Mag-discover yung crown that is i-reward. Di ba naa may reward sa langit? Naa may coronation day. Naa may judgment seat of Christ. Judgment for the believers or for the saved. Iblin, naitabog na siya. Nakita na ni John. Ako na na naa na yung mga tao na nagsuot na o corona. Crown of gold, nagingon din. Puliplik, ano ba na nga? Anong crown description sa Bible? Golden crown or crown of righteousness. Di na, crown of thorn, ha? Di na, katong parehas kang Kristo Jesus, kanaan sa kalibutan, kanaan ang mga crown, victor's crown. Mga taong nakadaog. No? Dali, kita ng mga saints, kita ng mga saints. O kita, labo na kita, ako, nagtuod yung kumalayin yun ang corona niya nato, ningabot sa langit ay lain ng corona. No? Ay crown of righteousness, crown of joy, para sa mga soul winners, soul winners crown. Napoy crown of righteousness, magbasa sa Revelation chapter 2 verse 10, katong mga
mga kuan no, na ay kay lain from. Kita na to na usahon na to na clown ni abot sa langit. Okay, so tanaw na parehas ng Kristo no, manang ang saad sa Ginoo nga dili lang makadto ka lang kundi ingon po nga we shall be like him. We shall be like him. Maglikot po. Okay? Okay, tanaw ka rin 2 Timothy chapter 2 verse 12. Okay, tanaw ka rin 2 Timothy chapter 2 verse 12. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we suffer, we shall also reign with him. No, na ay reigning. No, nakatayto, malingin ko na, if we suffer, if we labor, nakatay mga dibuhat sa Ginoo diri sa kaliputan kana ang crown para na nato. Wala naman i-address nyo, kung saan ang nagkuruna, Lord, tapos nag-ingot, golden crown, victor's crown, a crown for believers, a crown for saints. Tadada. Okay, next is, that they know where you are heading. Now, asa ka pa dulo, yung kadua is, know your most high. Ila-ila, kung kinsa ang tinakalabaw, the most high. Know your God. Okay, dito sa langit, maorong kidyapon lagi akong kiko niya, maorong kidyapon lagi kaning akong gimo. Dari nga, ilahilaw na itong atong Ginoo. Una, akong mga wala karon, ulay po sila sa ilang kahit balumay tumod sa Ginoo. Kita nga na sa church, adlong Domingo, adlong Wednesday, adlong Friday, o nga pa'y mga Bible studies, o nga pa'y personal studies, advance ang ato ang pagkaila sa Ginoo. Sa langit mawag kitiyapon eh. Our o kanang pagkailan sa'yo, that is our satisfaction. Okay, so verse number 10 and verse number 11, tanaw ganit. Verse number 10, verse number 11. Revelation chapter 4, verse number 10. Okay, the 4 and 10 and 11, ha? Huh? Okay, nasa verse number 3. Okay. And he that sat was to look upon like a jasper. And verse number 5. Okay, kanang una dira is, he is of to be feared. Naanasa sa book of Exodus. Katuna sila sa Mount Sinai. Nagiginan sila sa Ginoo nga na ay voices, na ay lightnings, na ay thunderings, na ay fire. So maura po na, makita na ito na nga, no, sinabi niyo dito sa langit. No? The same God na nailan ni Moses, maura na God nga ito makita niya na dito sa langit. No? Nga na ay sa iyang throne, na ay mumpusin, na ay mugawas na lightnings, thunderings, and voices. So, sa signification na, kanak siya, nag-iskot na siya about ang Ginoo na ito, ang ngayon kandungan. He is of to be feared. Okay? So, nag-iskot na siya about the boldness of God, ang pagkakuan sa Ginoo, kanang wala dito ay iilang na tao. Ang ngayon siya kandungan, God is no respecter of persons. Di para na ito, gatok na siya, natin yung story. Sino niya, Ingnon na tayo, putubag na tuloy. Iyaw tayo. No? Ang Ginoo, alam, istoryahan ko straight sa Ginoo. Tawag ka rin, basahan na sa four Gospels. Sa panahon ng Diyos, nagpakatawa, the person of Jesus Christ, di ba? Straight is of istorya. Both is yung speak. Hindi niya ang gano'n. Kaya nang mga preacher ko na gano'n. Ganyan sa masan. Mana kami daw? Dibi daw gawin. Higilin ni mo lang pa ng power ko ng Ginoo na. Mahimo dyan ang Jonah yun. Huh? Mahimo dyan ang prodigal son. Oh, mahimo dyan ang Naomi. Peter. Mahimo dyan ang Adam and Eve. Oh, he is all to be feared. No, it speaks of boldness.
kanang iyang pagkawalay walay tao sa kinsa. Tanang ilalom niya, He is the Most High. Huh? He is the Most High. Okay, so next is He is faithful. Unsay naagani palibot sa iyang trono? Out of the throne is like an emerald rainbow. Kanang po gani, pakita na nimo sa Genesis chapter 9, ang po is naanan sa it signifies faithfulness of God. Now once the promise ang ginoon, hindi mo covenant ang ginoon sa tao, ngayon sa ako, di na muna ako pakulanan, nasamaan niya, ngalunupon ang tibok kalibutan. Di na na mungkuhan, dili na mag-earthquake, magkuha ng ground, dahil mong gawas ng tubig, overflow ang tubig, dili na may trabo. Na tibok kalibutan, magpunong tubig. May trabo ba na, uman atong flood? Judgment, uman atong? Wala. So it speaks about faithfulness. No, He is faithful. Rainbow in circle around the Lord speaks of faithfulness. No? He is faithful. So tanong faithfulness dito, no? Ang itong faithful ka mo, ganyan yung mahatag rin sa mga pag-inabuhi. Ngayon yung mga ginobre na din, yung kwan, sa tanawang ginoon. Ah, kaya, panagali na, masakwan pa ako, glad sa naman, picture out na nato ang unsay kwan, manong ani buwak na nato din sa Google. Pwede ka na mako, ginang nga, kwan, hindi kayo na kayo klaro ko. Pero yung kayo kwan, nindutay, 24 elders, na ay mga, na ay kwan, na yung rain, na yung rainbow, ay marang rainbow or green color na kwan. Oh, nindutay. Eh. No? Oh, nahari ko, pero ang faithfulness mo na siya yung hatag sa tao, brightness. Nakagani si Akpan. Kita mo na ito, mas Bible. Ang Bible, kwan man na siya ka ng, kwan man na siya ka ng magkwan, kasi wala yung supaki ba? Magkwan ba? Kung sa tao pa, magkasinapot yun. Ang mga pulo nila magkasinapot, tili na sila magkasupaki. Ang usang magawas, ang usang narasulot. Magka-parallel na sila. Mga mingon din ang cross-reference na sa kuhan. Okay, ano? United ng Bible. Isa 40 na ka-writers, pero usang ay author, ano? Isa lain-lain panahon ng lagi gisulat, pero usang may author. Ang is faithful, is firm. Mga na ko yung tanaw na siya sa Book of Acts, na nai nagwali nila, na namatay ganit, ibato ganit siya, ipagawas siya din, ibato. Si Stephen, di ba, before siya namatay, nakakita siya, he saw the throne, the glory of God. Pero mga tao, tanaw, siya nakita nila, a face like an angel. No? Faithful ang to death. Ako, nagtuwa usani siya sa mga niglingkod. Si Stephen. Amen? Faithfulness. Walang faithful na yan, ginagagubang magkarabi lang siya, ano yung grade? At higit ko? Nagagubang na yan, hindi wali yung kwan. At higit ko? Kapag ang pagwali mo, kalipay na anay mo. Kapag na ikaw, gintrasan ka sa ginawa, tagad ka niya wisdom, iyaan ka niya, makay mo na kapitsay, tuluan, natuluan na ka, ano, nagka ng intrasan mo ba, you should be faithful to that. Na ay mga blessing na you should be faithful to that. Amen. Eh, yun yung mga bilhin, na. Doktor na wali na kung dito. Mayroon tuyo ka doon, nagkakas-taas ba? Amen? Wala may sa'yo, basta'y wali din mo pulong lang sa Diyos. Yan kung nagwali na ka, wali lang niya kun. Kaya nga din ako wali, hindi ako mga na-retirement. Ay, retirement sa wali. Sa pagwali. No? Tama na yung kamatayon. Kung nagitawag ka, ikaw, minister, preacher, tama na yung kamatayon. Embrace yourself. No? Be faithful because God is faithful. He is flawless. Ngayon ko, kanaa sa trono sa Ginoo, before the throne is the sea of glass like a crystal.
This kalibutan, nagkakita pa sa wayo, kaya ang mga churches ganyan, nagya po yung mga, I have somewhat against thee. Yeah, bisag church na ganyan, sa putas balay, nagkakita pa sa wayo. Diyos kailan, sa trabaho ka, nagkakita mo sa wayo, pero pangabot sa wayo, mga natin na sa wayo. Like unto crystal, niya naalag to. Oh, ang description, may tungod sa Ginoo, before that throne na, as he like unto the crystal, like unto crystal. Like unto crystal, ang Ginoo pag yun, ingon sa Bible is, ang iyang one that sana is like the sardius and but kanang just per stone. Precious. No? Mga precious stone. Kung yung basahon sa Ezekiel chapter 28, muna siya covering ni Lucifer sa una. Ang una, nag-una ka na is jasper. Then ikaupak ka na is the kanang sardine or sardius stone. Na muna kagaling ni Lucifer sa una. Ang wall po, ang foundation sa wall, naapo na ito yung mga jasper o naapo na ito yung mga precious stones. Okay? Kung imong tanawan, ang glory sa Ginoo na aman sa mga minister sa temple, ang high persona, ang iyang breastplate na ay jasper o naapoy sardius stone. Ang sardius stone na na is the last stone sa breastplate sa kanang high priest. The first row is nagunaan na is the jasper stone. And then, ang kinatapusan sa last row is the sardius stone. So, sabi ko pasabutan na. No? So, God is glorious. God is bountiful. He is flawless. Wala kayong makita ikasaway sa Ginoo. Makainga, God is precious. Ang Ginoo sa dito sa langit, He is precious. He is bountiful. He is rich. Lang mo yung kanina, anak ko, sige ka na anak, dali. Anak, kanayin mo ka, dali. Kanayin ka, ako'y gold, ako'y ngilaan na kayo. Ay, ngilaan, ngilaan na kayo. Kasi nga, ako'y masok na lang, ngilaan mo. Ngilaan ang kinaiyaw. Kaya, after that, what money is the root of all evil. Nakakoy pa, nakakoy mga pante. Mga nindot, yung mga bato, mga peklas. Wala ka na ito sa langit. Ibuon na siyang foundation. Sa langit, mauna siya, kuhan, mauna siya description, ganito sa langit, galing ang city, ganito, ang ilang agihanan is gold. Golden streets. Ang mga saints daw wearing a golden crown. Ang hari nito, wearing a king's crown. Ngayon ko, grabe, mga dato yun, mga tuwa sa langit. Kaling langit dato, grabe yun ang banting sa langit. Di pa rin eh, mga gold-gold eh, kalutot pagpila kamilya. Mukha pa, ako na-velocita ko din eh, ingon ganyan siya, ang gold daw ko na, isa sa mga kalutot-gold, ipagil ka ng mga bar gold. Mga gold bars ba? Balit eh. Mga gold bars. Dapat kalutot yung mga nakapagitay ko, pinanganapag i-process, para mahimong fine na gold. Ano kaya siya, ilaw ko ganyan, kalutot, gigay ko nung din eh, padulong sa kwan, tupod. Yung sa'yo, ikalot ko yun, kakay na, kalot sila, at sa'yo lalo. Kalot ko yun sila, nangyayon ko yun na, alam, parat-parat naman ako ang tubig na may sdagat, may naramdi pa patulong doon, naman may sdagat niya eh. Kalot na, pila pa kami niya, pila pa kinumitro. Sa langit, tumbang na. Kaya sa'yo, sa libay ng trip, pero sa langit, tumbang na. Kanang mga bahandi, ikay mong ingat ka, nagato kay kadere. Okay, mga ingos Bible na, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Tumpan na, naras Ginoo ng kalibutan. Uy, trapuro na! Kung may nag-trapping ka niya, kamahaling ako, nakuha na, panagiyan ako. Well, that is no respecter person. Dungan niya po kasi Ginoo, sugtian niya po niya, mga ganyan. Ginoo is all to be feared, he is faithful, and he is flawless. Next is, know your place in heaven. Number one is know your where you are heading. Pamatana, padulong ka dyan ka sa langit.
Kapalubad yung langit, dito ka patulong sa langit. Napaka-assurance na napaka-eternal security. Kung patulong na ka dito, next is know your most high or know the most high. Pagkauman ka na-save, ilang-ilang Ginoo. Paningkamo, tris kalibutan na makailang kas Ginoo kay same na put, ikabot sa langit. Ang sintro dito sa langit, ang Ginoo. Round about the throne na ay emerald rainbow na ay naglingkod ng 24 seats of elders wearing a golden crown. Dito sa langit na apagay four beasts, four living creatures. Nakagaling. Okay. Sa verse number 10, okay. Asa man ni sila? Okay, nahan na verse number 10. Okay. Next is, know your place in the ahamang ka, itignan ka sa langit. Ikaw na safe ka ron, na naka-security. No? Ikaw na gusto makailasin, asa man ka. No? Asa man yung lugar sa langit. Okay, so ang representation sa 4 and 20 others, ikaw man eh. No? Ang sigurado na, New Testament saints. O, dagang mga komentaryo, New Testament saints Islam. So they are representing the New Testament saints. Ikaw ni. So tanaw na to, there is verse number 10. The four acquainted elders. Verse number 7 sa, the first beast was like a lion, and the second beast like a cock. The third beast had a face as a man. The fourth beast was like a flying eagle. Ano na kayo ko? It represents the word of God. Okay, mo na siya ang gospel books. Upat ka sulat o upat ka mga libro may tungod, nag-isgot may tungod sa pagkatao o kataman sa pagbalik ni Kristo sa langit. That the life of Christ, okay, the death of Christ, the birth of Christ, the work of Christ, the resurrection of Christ, the burial of Christ, the ascension of Christ, the commission of Christ given to the church. Kung mo tanong, ang four gospel books nag-represent sa four beasts, o ang four beasts nag-represent sa four gospel books. Diba? Face of a lion, diba? Mga man sa Matthew. No, Matthew, no? Matthew wrote the book of Matthew representing Jesus Christ as King. Oh. Diba? Tama na siya sa book of Mark, diba? Calf or a ox or a calf, no? May tungod sa servant of the Christ. Sa book of Luke, may tungod sa humanity ni Christ. Diba? Paan niyo? Jesus Christ as a man or as a human. Pag abot sa book of John, si Jesus Christ as deity. Buot pa sa buot, pagka-Diyos, Diyos. Ngayon na naman, nag-isipot siya about the Word of God. The four beasts represents the Word of God. Ang sa langit, naagya po'y pulong sa Diyos. The Word of God is settled in heaven. Forever, O Lord. Maningingan, forever, O Lord. The Word is settled. The fruit of the Lord endureth forever. Manang naay mo represent na ito. Galing na agad yung aprian na ito. Yung judgment na sa mga unsaved. Na yung aprian na ito ang itawag books. The books were open. The book of life and the books were open. Kanang books were open is the Bible. The Word of God. The 66 books. I believe na ay Word of God sa langit. Kaya isulti na ito. Isulti na. Manang nag-represent pa rin four beasts, ang ilang mga dakway, nag-represent ay tungkol sa four gospels. Katong book of Matthew until book of John. So the Word of God. Okay? Next is the world. Ang ilang mga dakway. Di ba? Na ay tao, na ay lion, na ay cow, na ay or ox, di ba? Na ay eagle. So na ay wind creatures, na human creatures,
I left the church, so it represents the world created by God. Maganda sa verse 11 na nga, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things. They are and were created for Thy pleasure. They are and were created. So they represent, the forest represents the world created by God. Ilang mga dagway. Okay? The next is the work finished by Christ. Okay? So, nag-iskot siya about ni Christ. Diba? Mga sa four Gospels, ilang mga dagway, klaro niyo kayo, nag-iskot may tungkol sa gibuhat ni Kristo. Nag-iuma ni Kristo dito sa cross, babay na ang tao na diligani, mutuo nga si Kristo makaluwas, nangita niya sa glain, muhingon pa niya siya, The work of Christ is not yet finished. I must and I need to do this. I need to do that. Ngayon, mag-walk ako kay mga patulungan. Okay na ang maatong imper in taking fight, taking vengeance in them that know not God, ignorante, and obey not the gospel. Okay? The obey not the gospel. What is the gospel? The gospel is the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. The gospel is the one that has the power to save. So kung ikaw, ngayon ka, wala ka ni obey sa gospel. Ngayon ka, the work of Christ is not yet finished. Panahon man, sabihin ko ng Jesus Christ, it is finished. Diba? So nag-discuss siya about Jesus Christ, about the work finished by Christ. Totoo, may inferno dili kay wala siya kay gayunan o wala makaluwas niya. Ang tao may inferno tungod kay di siya mutuo ni Kristo nga mao'y makaluwas niya. Di siya mutuo nga ang gospel may makaluwas niya. Ang kamatayong paglubong pagkabanaw ni Kristo tungod sa iyong sala. Okay, it's all about Jesus Christ, amen? It's all about the word of God. The four pills represents. O na nang itunaan, salamat mo nga, natunaan na Kitanaw na nga, ibasa na nagmamaya, ikaw, igot lang ka, may mong kwan, bigdawan. Blessing kayo. Amen? Pray nga, blessed is he that readeth, huh? And heareth, and keepeth. Nabulahan kayo nga nga, may mong kwan. Amen? So, next is, it describes, no? The word is, describes, may mong tanawan, ang ilang description. Sa gani? Okay, naa sila yung six. Manong na ito na eh. Last na po naman yung preaching. Karong tuwiga. Teresa Corbito. Amen? Okay? Katulor ako ng mahali karong tuwiga. Okay, akong mahali primero is February 15, 2015. Akong sunod na mahali is October 25. Sunod akong mahali karon November 29. Ang sunod akong mahali 2016. Nagbalik na ako. Okay, so manan, ato na rin yung manan, amen? Yeah, ato na rin yung manan. Okay, it describes, the four piece, describes, Isa? Okay. They are quickly moving. Or they can move quickly. Arawa ganit. Kung yung muntan na, naasala yung six wings. Now, it talks about sweetness, ang pagkapaspas. So, sa ganilang kwan, na represent the word of God. Ano ang pulong sa ginupaspas ni? Paspas ni ngusap na to. Amen? Paspas ni ngulungas na to. Hindi nila nalangay ang, di ba, ang atong ginoo nga nagluwas na to. Paspas ni ngulungas na to. Amen? Umpisa kanya ang kabuhatan, paspas kayo. Ngayon ang Bible. And God said, Let there be light, and there was light. And God said, Let the dry land appear, and it was so. So paspas, no? Alam mo ba? May God, rapi, no? Ang pagkain ay ikaw. So, salamat ko, grasya lang yung skin, okay? Okay, huwag magkalit. Okay, huwag magkalit. So, salamat ko, grasya yung kayo, ni.
Dini ako, ako ang amisay. Dini ako panikam, mag-grasya gini sa Ginoo. Amen. Naruman lang ini, wala kabot to 20 minutes. Nasulat ni siya. Na, nabasa ko, pero wala kong common outline. O, kawin yung pasugod, kagahapon, sa bado. Ay, kalit, rapaspas ko kayo. Nga lang, amin. This is not my message. This is God's message. Nang ipaduan ka na ang katulik, ay upot sa langit ay ang center niya ay ang Word of God. Ang center niya ay no? Ang gihimo ni Kristo. Bisa katungkuhan, isintro kita ang trono, ang the one that sat on the throne. No? Bisa ang mga purpose na nagpalibot niya. Hindi mong basahan sa Bible. Nalagi na. Nagpalibot, nagtuyok niya, upat kabis. No? So they are, they can move quickly, they can see everything. Manang kanikita mo ba, no? Kanik first point, no? Before them go to the second point, no? Manang kita mo, they can move quickly, tinutig na. God is on His perfect time. He's always on His perfect time. His timing. And timing is everything. Timing is beautiful. Mga hindi kita magtali-talian eh. Lagi nga ni Kuya Rula niya, ah, marga ako, disgrasya nga ta, magtali-tali ta. Pero kay nainay ta, disgrasya nga ta. No? Pero, ako nasabda nga sa asa ibinitay, kasi ang kisulti. Kaya yung, ayun nga magkita siya nga, ah, pagkusok at padagang niya sa dalan, maapaso na kong disgrasya. Pero gani, oh, kwanta gani, o magpainay-inay po kita po yung paso sa disgrasya. Ay, kung ano din. Ay, pinyok na pastor lalo yun. Ay, perfect timing ng Ginoo. Kahit kung bulat na sa timing kasi magbulat ta, disgrasya na. Paulay po ta, kapaso ta, disgrasya. Magpapusog na na. Disgrasya, pasal lagi siya ito, mapaulay ko na ma-absent ang disgrasya. Manit na gusto ma-disgrasya, amen? Gusto tag-grasya. Manang, timing is everything. Timing is beautiful. Bisa ganit ka na yung paginama lang ng tao. At ang ganit mo, di ba, makadahing din na siya, makapasalamat din na siya. Pero ganit, out of about, tagan ka siya kwarta, din, matag ka niya. Oh, man. Hindi na ko nitin na malalang. Dahil, hindi na ngayon. Langat, ha? Timing is everything. Try mo niya na maghatagal. Dari kayo, ay, parta ako yung hatagal. Makapasalamat. Okay. Kaya ako lang iba niyo ba? Timing is everything. Okay? So, ang Ginoo na to is when is perfect time. No? May mong pasawa sa Ephesians 3:11. He has made everything beautiful in His time. Seeing everything, no? It describes about, sa ganit, ang iyang lawas na punong mata. So, ang iyang atubangan, luyong luyo. Saan na siya? It's about perfect intelligence. Kita siya nito, kita po siya pire. Wala inyong maibawan. Ngayon ka, o din eh, one day, may tungkol sa pulong sa Ginoo. Nagpuyong pa ganina, basagan eh, Hebrews 4:12-13. Hindi kita tanan, basawa na ito. Hebrews 4, kapit na naman man, last, pa naman na siya, last two slides naman. Okay, Hebrews chapter 4, verse 12-13. Kung sa'yo yung matri, karo na isulti sa Ginoo, pulong sa Diyos. Okay. The Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts. So verse 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight. But all things are naked and open unto eyes of Him we have. Kakita ang Ginoo, no? Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Kita, Ginoo, tanan. No, sa manang, tanan. The four beasts can see everything. No? Then, katulo is,
E wala yung sana muduol sa Ginoo nga wala pagkalong Ginoo. Ang purpose nito, nag-isla ta siya may tungkol sa Word of God, sa Word, sa Work. So, nag-represent na siya na, so it describes about basta gani po, may tungkol sa kanang muduol na sa presensya sa Ginoo. As our High Priest, a great High Priest. So, wala iyang panapyon. Naibawaan na niya ka na, kanay mong iduol sa Ginoo nga prayer. Ngayon ko, no, natubag ka gini, wala mo ka po ng kampo. Because God is faithful to answer your prayer. Dili pa lang perfect time na kung pagluhutin mo, nangahayong ka na. Pero tingala ka ng tubag, hindi mo tangan ka po. Wala kayo po nga, tubagong si Ginoo ba? Kung magkaya na, ampo ka. O Ginoo faithful, itubag niya sa unahan. Walay ipalampa sa Ginoo nga prayer yung gihatod at tuloy. Offer ka prayers, in-offer ka sa repentances, wala na ibaluan, Ginoo na. No? Di parehas tayo ito nga, ang imong gihatag. O problem mo kung ano, kung imong pong ginato, ay ko, gitagong kitigal, kung ganit. Ang kong makalimot. Kung ginansigit, walang Bible, forget na, remember. Ang kong makalimot mo, pero Ginoo, hindi din siya makalimot. Kapalong, walang palap yun ang Ginoo. Kung walang mulapay sa Ginoo, mawala niya na yung Bible. Ang mga prayers ni kong gihimo, wala na kahit pag, wala na yung Bible. Okay, next is ang Ginoo na paminani ang pagpag. Sa purpose, sa the rest that day, this is not to one, to say, no, mayroon, holy, holy, holy. Ang sumunay mo, day ra, hindi. Day and night. Forever. Okay, naman ganun. Revelation 4. Sabto, hindi na ito. Dili mo ito grow. No? Revelation chapter 4. Wala ka? So verse number 9. And when? Verse number 8. The four beasts had each of them six wings. No? About him. And they were full of eyes with him. And the rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. No? Walay hunong, no? Wala ning hunong siya o dayig sa Ginoo. So, parang in verse 10, with those beasts give glory and honor and thanks to Him that sat on the throne, who liveth forever and ever. So, pag surti nila, namuna rin sa verse 10. So, unsa may atangbanda yun, no? Ang nagin na ito, ligay mangundang sila, oh guys, you know? Manang kita po. Manang natin po ta. Hindi po ta mangundang. Okay? Unsa may hindi mo sa 24 elders? Ilang i-cast down ang ilang crowd. Unsa ba itong mga crowds? Ilan ba itong tapot na patuloy lang na walay iwan? Wala sila kipuha sa kalimutan? Naaoy. Na sila kipuha na ito para mabot na nila. Ano na yung mga crowds sa Bible? Duro ilang yatag, ilang kinabuhi. Ilang gugma sa Ginoo, ilang yatag. Ya? Ilang yatag, ilang paging gugma sa Ginoo, ilang kasing-kasing. Ang ilang ka ng mga desires, longing nila. Ilang yatag sa Ginoo. Their longings, their love, diba? Oh, kasi ako niya, ako niyatag sa Ginoo. So, kato nga ilang nakuhan, wala ko rin ang buti lang na kung mag-iwas na gihimo. Wala sila ipisakripisyo. Kato mga, kaning mga ipasakripisyo na ito. Kaning nga ito, wala ka na narabaw para makahatag ko sa iban. Wala siya, act of honor na nimo, act of thankfulness na nimo. Imuhan ang kwa, nag-ihatag na nimo, nga naman. Kaya ka na siya, more na siya, ang ayan, yun yung buhatan. Because he is the center. No? He is at the center. He is the king. He is the authority. The sovereign. He is the most high. Inangkat ko sila, pagkakita nila, na ay mga praises, hindi mo, ang mga angels, kita sila sa glory, kaila sila may tungod sa Ginoo, ang unsay na nga ba, nakita nila ang faithfulness, ang flawlessness sa Ginoo, ang Ginoo ngayon kadlukan na nang di-cast out crowds. Okay, then not only that,
they become grateful. No? Then, kita naman sa praise, and we make a great praise. Tingin mo po sila na, dako ang pagdayag sa Ginoo. Di mana sa Psalm 100 verse 3, come into His presence of sa Psalm 100 verse 3, come into His presence with singing. Nangaay pagdayag sa langit, wala ka nang imong giimo di, may nainay ka tingo ka sa langit, no? Nangaya, holy, holy, holy! Naay mga mudayag sa langit, poor beast, walay hudong, wala madunggan mo dito sa langit. Practice na nato di, ang atangin mo din, preparation ni. Amen. Nang siya place ito sa langit, atong place sa langit, pahilalog na. Bow down. Cast down, puros ubus, narita sa ubus. Naata in submission sa atong hari. Ang daon mo raw, ay, ang labaw na, di lang makaro. Nanak ta sa langit, ito may naa sa ubus. Kung dito sa langit, makita rin mo ang naay mga generous givers. Sa langit, naay mga tao na grateful. Sa langit, makita rin mo ang dako ng mga pagdayin. No? Anong dako ng pagdayin tayo sa langit, pagdayin na siya nga, volition na, ganang wala pag-ipukus. Di po kita may ngayon rin song leader nga, oh, nindot ka, atong kuhan. Okay, atong kataan ng Ginoo, atong daig ng Ginoo. Okay, puso na to. Or, kanta kita. Sa langit, di na nainunahon sa langit. Ikaw, diritso na kayo. Oh, huli, huli, huli. Sige ba, huli, huli, huli. Ikaw, hindi. Okay, so nga ikaw, matakta na ganito. Ani ni may mong kwan makakita kasi maya ito. Hindi ni 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 may mong pagkain pagbalik ng mudaik si no. Na kita kagayon ni si mahadlo kay kagdo. Talagi tinani ka volitional praise, verbal praise or vocal praise na naayon tingo. Di ka pili mukanta ni rin. Di ka di mukanta na di ka magtingo. Imong ari imong kantahan di ka mo tingo. Ang nag-atag kinabuhi imong kantahan di ka mo tingo. Ang nagluwas imo di ka mo tingo gana di mo na dahigod by hips. Verbal nga praise, vocal nga praise, kinamlan pa nga pugsun. Di siya worthy day, ganunin mo na thou art worthy, di na ba day? No? Ingon sila, thou art worthy, O Lord. Wala ang poor beast, ha? Dili ang poor beast may ki-worship sa mga kwan. Yatag ang pagkain sa mga 24 elders. Today, the one that sat on the throne. The King of the universe. Your personal Savior. Mga tanaw, no? Di may mong didigam ba, bakit ano? Dayag kayo ganito. Nawal, kanta na, ikaw, wala pa? Napala ka dito sa duwas. Nalangal yabon sa kusina, narakas ng balay, nagkanta na dali, occasional singing. Agay, kitanatanan si Gino. Pagabot sa lahat, ikaw, so, Batman ko sa kalibutan? Batman ko sa kalibutan? Di mo ko magkanta, di mo ko mapag-congregation. Muapot naman ko, o sa banat, anong divine service na magwali na si pastor? Gawas kung naay mga kukulian ha, nga wala niya. Kung sa'yo mong buhat na para sa Ginoo ha. Kasi ganyan mo makalikayan ha. Pero, be on time. Be on time. Paling kamuti na. Be on time. Amen? Amen. Para makahihin mo kagaya si Ginoo. Kaya kanang akong makikanta sa kanang songbook or sa atuang kwan. Kanang kita mong sapa na to. Puros na nag-isigot may tungkol sa Ginoo. Nag-isigot na tanan sa Ginoo, walang word leader. Kasi kita sa ulang, puso kita mong kanta word lead. Lastful ng mga song. Bisa kayo karoon, pero kaya kanta ka, hulong na po ka. Kaya wala mong kananan, no? Nagsige na magagaya sa Ginoo. Pero ano lagi nga, sa'yo, word lead. May kita sa unang, to sa unang word lead pa, what? With heart pag yun.
No? Imo pang i-vocalize, imo pang yung iwan, verbalize. Bayad pag ika-singko. Sa Ginoo, ikaw may gibaro yan, kinabuhay ang ibayad, yan, inong kang mukha nun. Ayan, ako yung Ginoo, dahil pastor, never recall, dahil pastor, ako pa yung Ginoo, pinag isa niya yung ibayad, kaya sa Bonifacio, ako pa yung Ginoo, ipagkipian naman ako. Out of general, proceeded lightnings and thunderings, voices, ako pa yung Ginoo, ipagkipian naman ako. Kung ipasigit, ay kanta pa rin! Mga nang Ginoo, ha? Alright? Shhh! Ginoo, isa Ginoo, isa Ginoo, kanta rin ko. Nagaling, bakit hindi kanta ng Ginoo? Sige to, presta, pastor ganda siya. Ako pa yung Ginoo, ako pa yung Ginoo, isulti. Ako pa yung Ginoo, panggitian naman ako. Okay? Hindi ang yata na sa pagtindog,